Hi guys! So for today's video, magluluto naman tayo ng dinakdakan. So pinapakuluan ko na nga ang tenga ng baboy na may kasamang belly. So nilagyan ko lang yun ng paminta, asin at bawang. At habang pinapakuluan natin ang kami, nakababad na rin pala ang atay natin na siyang ipriprito natin. So usually ang dinakdakan ay iniihaw. Pero dahil bawal nga ang mag-ihaw dito, mag-i-improvise na lang tayo at ipriprito at itutusta na lang natin ito. Ayan, at nang mapalambot ng karne, kailangan lang nating hiwa-hiwain ito ng manipis dahil kailangan natin lagyan ng seasoning at ibabad bago natin iprito. Kanina, habang naghihintay, ginayat ko na ang sibuyas, ang luya at maglalagay din ako ng onion leaves. Hindi ko na nga muna hiniwa ang sili kasi may mga kasama ko sa bahay na ayaw ng maanghang. Dito sa seasonings, lagi ko nilalagay ang ginisa mix, paminta at asin. At hayaan lang natin siyang manuot ng ilang minuto bago iprito. Kung tinatamad ka naman ng prito o takot ka sa palisik ng mantika, pwede mo namang gamitin ang air fryer. Ayan, so ito na pala ang atay natin. Ang ganda ng pagkakatusta niya. So binabad ko lang yan sa suka na may halong nor seasoning at konting paminta bago iprito. So ito nga palang dinakdakan ay isa sa delicacy ng mga Ilocano na kung saan usual na ginagamit ang tenga ng baboy, maskara, at atay ng baboy. Pero dahil wala akong makita ang maskara, belly na lang ang ginamit ko. Yan, so kailangan lang nating matusta lahat ng atay at hiwa-hiwain ng pahaba. Ayan, so binabad ko nga pala yung pangalawang batch ng atay kasi lumiit siya nung naprito ko na. Kung matapos naman yung atay, yung karne naman ng baboy ang sinunod kong iprito. So ang hiwa dito ay pahaba para siyang igado. Dito sa recipe na ginagawa ko, gagamitan ko lang siya ng mayonnaise at mga seasonings. Pero normally doon sa amin, ginagamitan to ng utak ng baboy. Sometimes, it is often mistaken as sisig. Then it's far from it kasi nga dahil sa napaka-unique na ingredients na ginagamit namin para palasa, which is yung utak ng baboy. And yes, ang dinakdakan sa amin, mas madalas nga itong gawing pulutan kaysa gawing ulam. And alam nyo ba guys, aside from dinakdakan, tinatawag din pala itong warek-warek. At ngayon ko nga lang din ito nalaman nung dinugol ko ang mga trivias about sa dinakdakan. And I don't know kung Ilocano term pa rin ba yung warek-warek. So balik tayo dito sa nagayat ko ng mga karne. So kailangan na natin siyang timplahan. So gaya nga ng sabi ko, gagamitan ko lang siya ng mayonnaise. At ang sabi nga nila dito, the more na mas marami ang mayonnaise, ay mas masarap. So, kailangan lang natin ilagay lahat ng pampalasa, ang paminta, asin, ginisa mix, at ang lemon o calamansi juice. So, kailangan lang natin paghalu-haluin lahat ng mga nagayat, ang luya, sipuyas, sili, at pwede din pala natin itong lagyan ng nor seasonings at konting suka. And that's it. Ganun lang kadali gumawa ng dinakdakan. Salamat sa pagnood. Hanggang sa muli.